panghalip na matlib o demonstrative pronoun. Ang panghalip pamatlig o demonstrative pronoun ay panghalip na ginagamit sa pagtuturo ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Halimbawa, ang supa ay kulay asul. Palitan natin ang itinuturo na bagay na supa. Gamit ang panghalip pamatlig na ito. Ito ay kulay asul. Ang panauhan ng panghalip pamatlig. Ito ay maaaring unang panauhan, ikalawang panauhan, at ikatlong panauhan. Ang unang panauhan ay ang pangalang itinuturo ay malapit o hawak ng taong nagsasalita. Ang ikalawang panauhan ay ang pangalang itinuturo ay malapit o hawak ng taong kinakausap. At ang ikatlong panauhan ay ang pangalang itinuturo ay malayo sa nagsasalita o sa nag-uusap. Narito ang mga halimbawa ng panghalip pamatlig na nasa unang panauhan o ang pangalang itinuturo ay malapit o hawak ng taong nagsasalita. Halimbawa, ito, nito, ganito, dito, rito at heto. Gamitin natin sa pangungusap. Ito ay mansanas. Ganito ang paglalaro ng basketball. Panghalip pamatlig na nasa ikalawang panauhan o ang pangalang itinuturo ay malapit o hawak ng taong kinakausap. Ang mga halimbawa, iyan, niyan, ganyan, diyan, riyan, hayan. Gamitin natin sa pangungusap. Iyan ba ang aklat na hihiramin mo, bata? Iyan. Jose, pakikuha ang kamatis diyan sa tabi mo. Ang panghalip pamatlig na nasa ikatlong panauhan. Ang pangalang itinuturo ay malayo sa nagsasalita o sa nag-uusap. Mga halimbawa, iyon, niyon, ganoon, doon, roon at hayun. Gamitin natin sa pangungusap. Hayun sila! Nasa loob ng eroplano. Hayun. Iyon ang Big Dipper Constellation. Iyon. Muli nating balikan ang panauhan ng panghalip pamatlig. Ito ay nasa unang panauhan kung ang bagay o lugar na itinuturo ay malapit sa taong nagsasalita. Halimbawa, gamit natin ang mga panghalip pamatlig na ito, nito, ganito, dito, rito, at heto. Ito ay nasa ikalawang panauhan kung ang bagay o lugar na itinuturo natin ay malapit sa taong kausap. Gamit ang mga panghalip pamatlig na iyan, niyan, ganiyan, diyan, riyan, at hayan. Ito ay nasa ikatlong panauhan kung ang bagay o lugar na itinuturo natin ay malayo sa nagsasalita at malayo sa taong kausap. Gamit ang mga panghalip pamatlig na iyon, niyon, doon, doon, roon, at hayun. Ngayon ay alamin mo ang tamang gamit ng dito, rito, diyan, riyan, at doon at roon. Una, palitan ang D ng R kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig. O, A, E, I, O at U. At malapatinig na Y at W. Halimbawa, ilagay mo roon sa kusina ang mga pinamili ko.
bumili ka ng sitaw riyan sa tindahan. Ikalawa, mananatili ang unang letrang D kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig o consonants, maliban sa letrang Y at W. Halimbawa, si Rose ay hinatid doon sa paaralan. Pakiabot mo nga ang bag diyan sa tabi mo. At ikatlo, gamitin ang unang letrang D sa simula ng iyong pangungusap. Halimbawa, dito ako nagtatrabaho. Diyan tayo mamamasyal. At doon kami kakain. Ngayon ay natutuhan mo ang mga panghalip pamatlik o demonstrative pronoun. Nalaman mong ang mga panghalip pamatlik ay panghalip na ginagamit sa pagtuturo ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Ngayon, gamit ang mga panghalip pamatlig ay gamitin mo sa makabuluhang pangungusap ang mga ito. Kaya mo yan! Salamat sa panunood at pakikinig!